Hi mga ka-Rainbow! Good morning! For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang paggamit ng Electrify DOS ng Rainbow SRX. For example guys, yung meron kayong mga old model kayo ng mga COS Electrify DOS, sa mga E2i series guys, sa mga E2i model nyo po, medyo mahirap po kasi siyang ikapit. Since latest model na po yung ipapakita ko guys, mas pinadali na po yung latest model natin. At kung paano siya, papanoorin niyo po. First, nakikita niyo po, ang Electrify DOS po natin guys is steel belted nylon. So napakatibay na po ito. So kahit matapakan siya or maibit ng gulong, napakatibay niya guys. So hindi siya basta-basta masisira. So ito ang unang ipapakita guys. Ang material niya po is, since magnet na po siya, ayan, magnet na po siya guys, yun, hindi ka na mahihirapan magsuksok ng Electrify DOS natin. Tapos, ito yung pinaka-bolt, yung pinaka-dulo niya dito guys, may pabilog siya, then, dito sa main unit, may pabulig na din po siya dito. So, itatapat lang po natin guys, dito lang, sa main uso. So, kailangan guys, pa-elevate tayo ah, paba, balik ko po siya ng konti, huwag yung straight. So, ipapakita ko sa inyo guys, ito. Pabalik ko, then, pagsuksok, then up. Yun. So, yun po guys, napakadali lang po. Pagkatanggal naman po siya, ilagay lang po natin dito sa middle ng kamay po natin. Kailangan mapindot natin yung gray button. So, pag pindot natin, tapos, ibababa lang po. So, yun. Napakadali lang po niya ilagay. Since may intake po siya guys, ang Rainbow SRX din po is meron din po siyang blower. Since may blower siya guys, tatanggalin lang po natin niya ng ganyan. So napakadali. So magnet na rin po siya. Dito lang po. Very simple. Baligtad. Then up. Tapos pagtanggal, pindot. Baba. So napakadali. So yun po ang tamang paggamit ng Electrify DOS ng Rainbow SRX. So maraming salamat mga Rainbow! Subscribe!